si Janet dito, magtuturo siya ng array sorting in ascending order. Ako naman si Paul Lombara, so ituturo ko ang ascending method. Hi guys! Itong tutorial na ito is all about arrays. Ano nga ba ang arrays? Ang array sa isang container para sa multiple data ng isang data type. So example tayo ng code. Public class arrays. Public static void main string args. So, yung syntax ng array is itong makikita nyo. So, gagamit tayo muna tayo ng string array. String names is equals to new string. So, kung makikita nyo dito, ito yung data type. Ito yung variable name ng data type natin, which is string. Yung pangalan niya is names. Then, ito yung mga content nung array. Ito yung magiging content. So, kung mapapansin nyo, yung content natin is naka-quotation mark kasi kapag string, kailangan siya na naka-double quotation mark para ma-identify siya as string. So, paano nga ba natin palalabasin yung output niyan? Maglalagay tayo ng system.out.print. Lagay natin yung names at bracket. Yung laman nitong bracket is ito. 0, 1, 2. So, ang tawag dito is index na index value. So, kapag nilagay natin ng 0 dito, magpiprint siya ng, mag-output siya ng ng words. Pag gumawa ulit tayo ng names na 2, ang i-output naman niya is yung poll. So, yun lang po yung tutorial natin about sa arrays. Salamat sa pakikinig. So, good day everyone. Andito ako ngayon para ituro sa inyo kung paano gumamit ng stack method. So, ano nga ba stack method? Ang stack method ay define siya as last in, first out. So, yung huli mong ipapasok ay yun yung unang lalabas. So, mag-code sa tayo. Public class. Ng stack example So, bago tayo magsimula, syempre mag-import ka muna ng sa taas para tanggapin lahat ng sulat mo dun sa codes mo. So, mag-import tayo. Import java.util.stack. So, napakalagan yung import na yan kasi hindi gagana lahat ng codes mo pag wala kang import. So, simula na tayo. Yung syntax, yung sunod doon, syntax ng stack. So, stack. Yung data type, gamitin natin ay string. So, yung variable na sabihin natin letter. Is equals to new stack. Variable, yung data type ulit, string.
Open and close parenthesis sa semicolon. So, yan na. Meron na tayong parang container na stock. So, magpupush naman tayo ng mga letter dun sa stock natin. So, ang syntax nun ay letter. Since yung letter ay siya yung variable natin. Letter dot push. Kung ano yung gusto natin ipasok, kunyari, A. Mag-push tayo ng apat. Letter dot push. C. D. So yan na, may laman ng yung stack natin. So pag gusto mo naman makita kung ano yung mga laman ng stack natin. So mag system.out.println ka. SOPLN. So yan, current stack. Plus, yung ano natin, yung variable natin, letter. So yan na, makikita natin yung, papakita ko sa inyo mamaya yung output. So pag yung, kunyari, gawa na naman natin yung size ng stack. Magde-declare tayo ng bagong ano variable int since number yung hahanapin natin size letter. Ito yung variable natin. Bagong variable na dineclare. Tapos yung syntax na letter dot size. So mag ayan, pagkatapos niyan, tatawagin na natin siya para ma-determine niya kung ilan yung size. SOP System.out.println. Tapos size of stock plus yung variable na bagong dineclare natin. Size letter. So, yun. Malalaman natin mamaya yung kung ilan yung laman ng stack natin. So, mag-remove naman tayo. Try natin mag-remove ng isa. Ang syntax doon ay letter, yung variable, dot pop. So, kagaya kanina, di ba? Ang stack, defined siya as last in, first out. So, yung huli nating nilagay, yung D, siya yung unang lalabas doon pag nag-pop tayo. So, itignan natin kung ano na yung latest stack natin. Latest stack. Letter. So yan. May kita natin mamaya yung kakalabasan yan. So next yung pick. Yung pick, pag-examine siya ng top of the element. So, system.out.println pick yung syntax niya ay letter dot pick. Tapos yan. So, yun na nga. Malalabas dyan yung pinaka top of the element. So, i-close na natin. Papakita naman sa inyo ano magiging output nyan. So, nag-push tayo ng apat. Meron na tayong laman na stock. So, yung current stock, magiging output nya. Magiging output nya yung A, B, C, tapos D.
Tapos yung sa size letter naman, dahil bibilangin niya kung ilan yung laman ng ano natin, is equals to 4. Yung, diyan, nagpop tayo na isa. Sunod, nagpop tayo na isa. So, titignan natin ulit yung latest stock. Equals to A, B, C. So, naging A, B, hanggang tatlo na lang siya, A, B, C. Kasi, yung huling pinasok natin na D, siya yung ulang lalabas kasi nagpop tayo. So, yun na yung latest stock. So, yung pick naman, siya yung pinaka-top ng elements. So, yung top na elements ay C. So, ang output nito, C. Yun lang po, salamat. Good day. Ituturo ko ngayon yung tutorial kung paano gamitin ang key method. Ang key method ay first in, first out. Kung ano yung una mong nilagay, hindi yung uli mong, hindi yung una mong aalisin. Okay, ito yung example ng codes ng queue. Import java.util.linklist. Import java.util.queue. Public class queue example. Public class, public static void main. Ay, mali. Ito pala. String. Ito naman yung syntax na gagamitin para sa queue method. Ito yung data type. Pwede siyang string or integer or etc. Tapos ito naman yung pinaka variable natin. Ginamit ko yung num kasi parang number yung gagawin natin variable. Papakita ko kung paano mag-add ng variable. Ayan. Sa output, makita natin yung magkasunod-sunod niyan pagka nirun natin yung program. Tapos, para makita natin yan, papakita natin yung paano i-display. Ganto siya. Ayan. To remove the variable naman, ganito yung gagawin natin. Yan. Bali, pag kailangan natin maglagay ng ganito para mabasa na sa program natin yung remove. Pagtapos yan, makikita natin yung element na na-remove. Mag-appear siya dun sa output. Tapos, para pag na-remove na natin yung isa, kailangan natin tingnan natin yung ulit yung current queue natin kung ano na lang natira. Bali, maglalagay ulit tayo ng SOP or system.out.printin.
Yan. Pagkatapos niyan, yan na, makita na natin yung mga natira nating elements. Bali, dito kasi sa queue, titignan natin yung pinaka-umpisa ng elements natin. So, para makita natin yun, maglalagay ulit tayo ng SOP or System.Outprint. Yan. Pag sa output, makita natin yung pinaka-head niya. Lalabas dun yung pinaka... Dito. Yung pinaka-umpisa nung elements. Tapos, pag nag-appear yun sa output, mababago ulit yung queue natin, yung pinaka-latest queue natin. So, titignan natin kung ano ulit yung pinaka-latest queue natin. Yan. Dahil sa tulong ng size queue, ma-determine nito yung kung ilan na lang yung natirang elements doon sa program natin. Tapos i-close lang natin. Ang sa inyo yung output ng codes na ang ginawa. Current queue. Kung napapansin nyo, yung mga elements na nilagay ko is 0, 1, 2, 3. Bali, ang magiging output niya, ganito. Yan. Ayan yung magiging output niya. Bali, yung next dyan is remove. So, mag-remove tayo ngayon. Dahil queue, mag-remove yung pinaka-latest na in-input natin. Yan. Dahil na-remove na yung 0, magiging current ay latest output natin ganito. Yan. Bali, ganito na yung latest output natin. So, titingnan din natin yung head of the queue. Dahil nawala na yung 0, bali magiging head of the queue natin is 1. Yan. At titingnan natin kung ilan na lang ang natira sa ating output. Dahil na-remove natin yung isa nating elements, ang natira sa atin ay 1, 2, 3. Balik, tatlo na lang yung elements natin. So, dito sa size is 3. So, yun lang po. Thank you. Dito para i-present sa inyo yung array sorting. So, yung array sorting, ginagamit siya para ilagay yung mga things sa ayos or sa pagkakasunod-sunod. So, gagamit tayo ng array dot sort. So in ascending order siya. So gagamit tayo ng import java dot util dot arrays. So public class. Public
static. So, gagamitin natin yung variable na string. Gagamitin natin yung mga bari, yung mga names na Ortiz. Leonard. Lawrence. Santos. So, para ma-determine natin yung mga variable na yan, gagamit tayo ng aring so, pag pinalit natin siya, plus array dot to string. So yan, gagamitin natin itong string array para sa pag-print na itong variable na to. So yung output niya, ganito yung output niya. In ascending order, Lawrence, Norman, and Artis. So, ayun yung output niya. So, thank you sa pag. Hello guys, so iko-continue ko lang yung ginawa kanina ni Dinko. So, yung sa kanya ay ascending, sa akin naman is descending. So, yung descending, halos pares lang po siya ng ascending order. So, papalitan po natin siya ng descending order. So, halos magka-pares po yung lahat ng code dun sa ascending order. So, magdadagdag lang po tayo ng import java util.collections. Import java.util.collections. So, tapos nun, import java util array. So, dadagdagan na lang natin dyan yung array.sort. So, ito, dadagdagan na lang natin siya ng comma collection dot reverse order. So, ito rin po, gagawin natin siyang descending order. So, yung magiging output niya is magiging kabaliktaran ng ascending order. So, mauuna yung mas malaki. So, palitan po natin siya ng Ortiz, Leonard, comma, Lawrence, at Fords. So, ayan po yung magiging output ng descending order. So, that's all. Thank you. So, hi, kami nga pala ulit ang group ng Carbonatics at salamat sa pakikinig. Thank you for watching.